Jeff. Saan mo dinadala? Bakit dito mo dinadala sa... So, ano, sa Bakawan? Ay! Ayun na naman! Ayan, sinasabi ko sa'yo! Hello guys and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, please don't forget to click the subscribe button and the bell button so you will be notified of my weekly videos. It's another long holiday and today we will go to Teacher Pat's house because we are planning to go kayaking and after that we will swim to the beach. So let's go! Punta na kami dun sa beach. Dito kami sa swamp. Si Teacher Pat ay hindi makakasama kasi busy pa siya sa kanyang business. But hinati niya kami dito kasi hindi namin alam yung location. And then later, maybe she will come with us para mag-swimming dun sa beach. And this is my first time to do kayaking. So let's go and enjoy. Actually, nakakatakot. Nakakatakot siya kasi yung lugar medyo magubat. Ako na mag-ano. Kasi yung kasama ko, hindi siya masyadong sanay magsagwan. So, ako na yung aasahan. Ito na. Masaya siya kaya lang. It's init time na naman. Paitim time. Mababaliwala na naman yung mga binili kong products. Pampaputi. Back to negro time ulit. Pero okay lang kasi ang importante naman is yung na-enjoy mo yung everyday activity. Kung umitim ka man o ma-stress ka man. Pero basta ang importante is yung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Yan, siya yung kasama ko, si Teacher Jeff. Hello, Teacher Jeff. Okay, pogi ah. Sadikap. Ayan, so, hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Kung paano siya magsagwan. First time niya magsagwan daw, so hindi niya pa gamay. So, ganyan din ako dati nung hindi pa ako sanay. Bali, natuto ako magsagwan nung elementary kasi yung Jeff, dahan-dahan yung tubig. Tumatas sa camera. Kasi yung tatay ko, nagtatrabaho siya sa Nabotas. So, fisherman siya. And then, every vacation during elementary day, punta kami dun sa Nabotas para magbakasyon. And dun kami tumitira sa gitna ng dagat. Kasi may kubo dun. At siya yung nagbabantay dun sa mga tong na tinanim nila. And then, pagka nandoon kami, syempre, wala namang ibang gagawin doon, boring, maliban sa mag-chess, mag-cellphone, nagkakayaking din kami or nagbabangka kami. And of course, dagat yun, di malalim siya syempre. Hindi kami pinapayagan na mag-isa, laging may kasama kami kapatid kumaba or yung kapatid ng lalaki. And minsan, pagka ginagamit nila yung bangka, ang nakakatuwa pa doon kasi mayroong malaking styro. So, alam naman natin na pwedeng sakin siya. So, sinasakin namin kahit na nakakatapot. And take note, without life vest. So, nakakatakot talaga. Yep. Saan mo dinadala? Bakit dito mo dinadala sa... So, sa Bakawan. Kumami, sa wadyo malaglag sa atin. Ayan. Maganda siya, kaya lang nakakatakot kasi baka mamaya may mga buhaya dito, di ba? Pero, well, sa bagay, meron namang buhaya na nakatira sa maalat na tubig. Pero, hindi wala naman siya dito.
Bali ngayon is low tide. Kasi last time doon na pumunta dito sila Teacher Pat. High tide. Ang makikita mo na lang is yung mga dahon nung bakawan. Eh, look. This time, kitang-kita mo na yung ano niya. Yung mga ugat. Ano yung gusto ng bakawan? Mangrove? Yeah. And meron kaming tour guide. This is my student. Yeah, estudyante ni Jeff. Pagka gusto mo pumunta sa kanan, yung kaliwa yung sasagot mo. Yes. Yo. I know daw. Parang kayo lang siya natuto. I know agad. Okay. Yan. Malapit na tayo sa dagat. And actually, this is one of my adventurous activity na gusto kong gawin. Kasi nakikita ko siya sa TV. Parang enjoy. Diba? Which is totoo naman. And oh, diba? Ang ganda-ganda pa ng lang. Basta na ganito lang yung cloudy lang siya pero hindi siya uulan or hindi siya mainit. Kasi ang itim na. Ang hirap. Bigyan na doon. Ano nyo na kaya? Oh wait, tinatakay na kami ng hangin pabalik. So, masaya pala siyang gawin. Ito yung first time ko na kayak talaga. Yung gamit o yung bangka talaga na ginagamit sa kayaking. Kasi ang ginagamit ko dati is yung maliban nga sa Syro, yung bangkang pangisda. Na pagkatapos mong gamitin, amista ka na din kasi ginagamit siya sa pangingisda at pagbuka ng tapong. Ang bayad pala dito is 50 baht lang. Napakamura, di ba? And then 1 hour is 50 baht each person. So, kung ikukumpara siya sa pera sa Pilipinas, yung 50 baht, mga 75 Jeff. Yeah, 75 or 80 baht siya. And then, not bad. And then, bibigyan mo na lang ng tip, syempre, yung nag-guide sa inyo, yung tour guide. Syempre, estudyante pa lang siya, working student siya. Alam ko yung pakiramdam as a working student dahil nung college ako, nag-working student din ako dun sa simbahan. Kasi one of my friend in-help niya ako na makakuha ng scholarship kay Father Egay. And then, doon ako nag-work sa Santa Maria sa office. Ano ko doon? Clerk. So, pagka wala yung assistant, o yung secretary, gumagawa din ako ng mga certificate. Actually, hawak ko yung work para sa mga naglilibing, pag-release ng certificate, paggawa ng certificate, pag-ayos ng lupa sa cementerio, and that is not easy. Pumupunta ko sa cementerio every day. Yeah, and ang nakakatawa pa doon, bibilangin ko yung patay sa kada nicho. Imagine, magbibilang ka ng patay kung ilan yung nakalibing sa isang nicho. Binilisa mo yung pangalan, information. Oh, di ba daig ko pa nagsenso sa mga bahay? And then, ginawan ko pa siya ng mapa. Kasi walang mapa yung cementerio. So, ako gumawa, ilan yung niche sa part na to, anong pangalan ng street. Ako yung nagpangalan ng street. Kasi parang ginawa na siya parang mga street-street para hindi nakakuha dito. So, yun. Naayos ko naman siya. Nalista ko lahat ng pangalan ng patay. Pamilya lang ako sa mga patay eh. Alam ko na yung mga pangalan nila. So, pagka sinabi nila, pag tinatanong ko na, aayusin daw yung cementerio sa ganitong pangalan. Alam ko na ako sa area kasi nga, familiar na ako dun sa lugar. So, eto na, malapit na tayo sa Karagatan. Malapit lang to dun sa may unang beach na kung saan ako nag-vlog. Actually, doon to palabas. Tapos, after dito, pupunta tayo sa Botong Beach. Yung may malaking island doon. Doon sa may pinag-vlogan natin, doon sa ninth vlog natin, kung saan tayo kumain ng seafoods. Yan. So, dito din may mga nakikinig. Ha? May mga net din, no? Eh, kasi nga, beach nga, kasi yung nasa dulo. Eh, kasi bakawan, ibig sabihin, maraming isda. Ha? Kasi diba tanihuman na... Ito lang yung isla kasi bakawan.
Hindi ko agad na gets yung joke niya. Corny kasi. Yung tourist stamp. Yung ang tawag dito? Tourist. Okay pala yung tourist. Yung tour guide namin. Nauna na siya. Ito pa. Ito na siya. Ano namin? Kaya, ibinaba niya na doon. Hello! Ah, hello! Siya yung tour guide namin. So akala ko magkakayak din dito sa dagat eh dahil daw malakas nga yung alon. Hindi ba pwede kasi baka bumuwal. Baka bumuwal sa sea. Baka mamaya meron ng pating. Ang lakas-lakas ng alon. Mahirap magpuntos sa gitna kasi hindi natin sakabisado kung saan yung patag ng lupa. Na tayo kasi isang oras lang naman yung pinayag na. Hindi kasi po. Anong wika na? So, magsada tayo ngayong week mag-vlog ng Tagalog for the month of August. Puro Tagalog tayo sa... Ay! Hindi ka na siya malaglag. Kung kanina enjoy pa, ngayon hindi na kasi nakarap na tayo sa araw. Yeah, ang itim ko na din. Siguro tatapalan ko na din ang face mask. Buong katawan ko. Sobrang init. Nag-dry na siya. Wala ditong beaver, no? Kasi marami dito ng squirrel. Nagulat ako nung unang punta ko dito sa Thailand. Nakakita ko ng squirrel. Hindi ko alam na meron na pala ditong squirrel sa bansa na to. At ang dami. Oh. Ay! Ayun na naman! Ayan! Sinasabi ko sa'yo!